May mga bagay na ayaw nating mangyari pero hindi natin maiiwasan. Hindi natin ito kontrolado. Gaya ng pagkakasakit, ng aksidente, o yung kamatayan. Kaya dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga benefits ng long-term care na isang produkto na ino-offer ni Kaiser. Ano ba yung mga benepisyo nito at paano ba ito makakatulong dun sa mga unexpected events, no? Yung life eventualities na ayaw natin mangyari pero hindi natin kontrolado. Yung nabanggit ko kanina, yung illness, yung accident, and yung death. May mga Kaiser 3-in-1 investment. Bakit siya 3-in-1? Kasi in one policy, meron ka ng healthcare, life insurance, at investment. Kaya natawag itong Kaiser 3-in-1 investment na complete solution or complete financial plan sa 3 major financial needs natin. Paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? What if yung pamilya mo hindi ka nila kayang alagaan? So yung healthcare na yung magiging katuwang mo pambayad sa hospital bills mo kung magkasakit ka. Hindi mo kailangang umasa sa gobyerno o sa pamilya mo kung hindi ka man nila matulungan. Another is yung life insurance. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung kinuha ka ng Diyos na hindi inaasahan? Paano kung may dependence ka? Diba? Maliliit pa yung mga anak mo kung pamilyado ka na. Who will take care of your family? Sino mag-aalaga sa pamilya mo? Sinong sasalo sa responsibilidad mo sa pamilya mo? Yung life insurance. Yung life coverage mo, yun ang instant money na marereceive ng pamilya mo na pwede nilang magamit. Habang nag-a-adjust sila sa pagkawala mo. So, hindi mo sila iiwang walang-wala. Paano naman kung tumigil ka na sa pag-work kasi nag-retire ka na? Kanino ka aasa pagtanda mo? Aasa ka ba sa mga anak mo o sa mga pamangkin na tinulungan mo? O sa mga kamag-anak na tinulungan mo? Would you plan to be a burden to your family? So, yung investment, yung interest ng investment mo, ito yung magtutustos sa'yo sa basic needs mo araw-araw, sa daily needs mo. Hindi mo kailangan umasa sa mga anak mo. Kaya nga ito yung tinatawag nilang living on benefits or yung LOI. Kaya napakaganda itong Kaiser 3-in-1 investment kasi kino-cover niya yung 3 major financial needs natin. Magkasakit man tayo, meron tayong healthcare. Kunin man tayo ng Diyos na hindi inaasahan, meron tayong instant money na maiiwan sa pamilya. At kung na-bless man tayo na mabuhay ng matagal, meron tayong investment kung saan yung interest nito ang nambubuhay sa atin, yung pinagkukuhanan natin ng pangtustos sa araw-araw nating gastusin. So yung Kaiser contract ay may 4 period dito. Paying period, waiting period, maturity period, at extended period. Yung paying period, ito ay 7 years. Na magbabayad ka at mag-aantay ka ng 13 years. So kung i-add mo yung 7 plus 13 years, on the 20th year yung maturity period. Na kung saan, pwede mong i-withdraw yung kinita ng pera mo or iiwan mo sa Kaiser company kung bata ka pang kumuha. Limbawa, at the age of 20 ka kumuha, 40 years old ka pa, bata ka pa, malakas ka pa, hindi mo pa kailangan. Pwede mong iwan either another 5 years or another 10 years or up. Ito yung tinatawag naman nilang extended period. So, ano naman yung benefits, no? Habang na nagbabayad ka during paying period, during 1 to 7 years na nagbabayad ka, unang-una, magkakaroon ka ng healthcare benefits worth 50,000 per year. Ito yung pinaka-minimum na healthcare. Depende sa plan mo. The higher the plan, the higher the healthcare benefits per year na pwede mo magamit sa 1 to 7 years na nagbabayad ka. Paano naman kung hindi ka nagkasakit within
sa 7 years na nagbabayad ka, na natapon lang ba o napunta lang ba sa wala yung binayad mo? Hindi. Kapag hindi ka nagkasakit o hindi ka na hospital, hindi mo nagamit within 7 years yung healthcare benefits mo, babayaran ka po ni Kaiser ng 85%. Ito yung tinatawag nilang long-term care bonus, na kung saan ibabalik po ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Sa 7 years na binayad mo, ibabalik niyo yung 85% on the 20th year. So, halimbawa, yung kinuha mo na plan, yung pinakamababa, yung pinakaminimum na yung K45 plan, a total of 188,790 pesos times 85%, yung ibabalik po ni Kaiser sa'yo is 160,471. So, ganun po katindi itong Kaiser 3-in-1 investment. Kung hindi mo man nagamit, babayaran ka ni Kaiser ng 85% doon sa binayad mo. Babalik niya. Aside sa healthcare benefits, meron din itong annual physical exam, na kung saan libre po ito once a year. Pwede kang mag-set ng appointment sa accredited na hospital or clinic kung wala mang Kaiser Medical Center pa sa lugar po ninyo. So, may ito yung sinasabi nilang AP or annual physical exam, para malaman mo or ma-cure mo man kung ano man yung sakit na meron ka, di ba? Maagapan. Yun yung kagandahan ng annual physical exam. Aside sa annual physical exam, meron din itong dental benefits. Libreng linis once a year. So, makikita nyo po sa portal ninyo kung ano pa yung dental benefits na kasali sa Kaiser plan ninyo or Kaiser benefits po ninyo sa healthcare, sa dental benefits. Aside po dyan, meron ding term life at accidental death benefits. So, depende din sa plan po ninyo, no? Kung mababa po yung plan, yung pinaka-minimum plan na pwedeng makuha sa Kaiser 3-in-1 investment is K45. So, yung term life insurance niya is 202,500 pesos. Ganun din sa accidental death benefits. Kung K100 naman yung kinuha mo, 450,000 yung term life insurance. Ganun din sa accidental death benefits. So, the higher the plan, the higher yung benefits na makukuha sa term life insurance and accidental death benefits. Halimbawa, yung kinuhang plan is K45. So, 2,647 pesos lang po yung babayaran ninyo per month. So, ito po yung mare-receive ng family if something happened to you. Kung sakali man yung cause of death is natural death, yung dahil sa sakit, namatay ka, kahit 1 year ka palang nagbabayad, pwedeng ma-receive ng pamilya mo yung 202,500 pesos. Kung sakali man yung cost of death ng pamilya ng policy holder o yung policy owner ng Kaiser 3-in-1 investment, accidental death yung cost niya, yung na-aksidente siya tapos namatay, doble po yung makukuha niya. Makukuha niya yung term life at saka yung accidental benefits, a total of 405,000. So, kahit bagong member ka pa lang, kung yung cost of death, kahit monthly pa yung mode of payment mo, ito yung maaaring ma-receive ng pamilya mo pag yung cost of death is either natural death or accidental death. So, yun po yung mga benefits na pwede nyo ma-enjoy within paying period. Ano naman yung benefits na may enjoy after paying period on the 8th year to 20 years? Meron po tayong tinatawag na term life at accidental benefits pa rin. So, kaya covered po tayo ng 20 years. So, hindi lang paying period kang covered ng term life, accidental benefits. Even on the 8th and 20 years, on the 8th year hanggang 20 years, covered ka pa rin ng term life at accidental benefit. Gaya ng sabi ko, the higher the plan, the higher the benefits.
So, kasali na din yung mga dreaded illness. Covered na din yan. Yung mga malalalang sakit mo, covered na siya. Saka yung dati mo ng sakit, yung pre-existing na sakit mo nung during pain period, hindi pa siya covered. Pero on the 8th year hanggang 20th year, covered na po. Kung ano man yung sakit mo dati, like kung meron kang TB or anumang sakit na meron ka, covered na siya. And the good thing, covered na din ang yung maternity benefits. So, kung bagong member ka ng member ka pa lang ng Kaiser, kakukuha mo pa lang ng Kaiser, hindi ka pa covered. Pero on the 8th year, diyan ka pa lang makakover ng maternity. After paying period din, ang binabayad mo nagkaka-interest. Anong ibig kong sabihin dyan? Based on the Kaiser plan na kinuha mo, meron itong fixed 10% increase yearly. So halimbawa, K45 plan yung kinuha mo, every year may naidadagdag na 4,500 sa benefits na meron ka. Kung K100 naman, 10,000 per year yung maidadagdag sa benefits na meron ka. So the higher the plan, the higher the interest na pwedeng idagdag sa benefits na meron ka. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng long-term care or Kaiser 3-in-1 kasi yung short-term healthcare na pinoprovide ng company kung saan tayo nagwo-work, covered lang po tayo habang nagwo-work pa tayo. Once na natanggal na tayo sa trabaho or nag-retire na tayo, wala na tayong healthcare. Kaya nga natawag na short-term healthcare. Kasi mostly, di ba, pagtanda na, dyan nagsisilabasan yung sakit. Dyan tayo sinisingil ang ating mga katawan. Di ba? Kaya napakahalaga na meron kang sariling healthcare plan aside sa ino-offer ng company na meron ka. Kasi pagtanda mo at hindi ka na connected sa company, meron ka pa rin healthcare na magagamit on your retirement. So, total benefits is during paying period plus waiting period. So, ito na yung pinakaantay ng lahat. Your most awaited days, di ba? Yung maturity period. So, kung K45 plan yung kinuha mo, 524,766 pesos yung maaaring makuha on maturity period. Kung K100 plan naman, nasa 1.1. Gaya ng lagi kong sinasabi, the higher the plan, the higher the benefits or yung maturity amount na pwede nyo makuha on the maturity period. So ano naman ang gagawin ko on the maturity period? Meron kang tatlong option. Una, lump sum withdrawal. Yung i-withdraw mo na lahat itong amount on the maturity period. Pwede mong i-withdraw lahat itong 524,000 na K45 plan or 1.1. Nasa sayo yan. Pero pag i-withdraw mo na lahat, wala na din lahat yung benefits na ini-enjoy mo. Tanggal na. Or di kaya, yung option number 2, yung partial withdrawal, yung paunti-unti. Yung kukunin mo lang yung interest na kinikita ng pera mo. So habang nandun pa yung pera mo, nagkaka-interest pa rin. Lumalago, kumikita. Or di kaya, no withdrawal at all. Kasi nga, hindi mo pa siya kailangan. Ito yung tinatawag nilang extended period, di ba, na ayaw mong yung option 2 and 3, habang magkano man yung iniwan mo sa Kaiser company, patuloy itong tumutubo, patuloy itong nag-gain ng interest. So, kaya 3-in-1, no? 3-in-1 na Kaiser, 3-in-1 investment siya. Itong Kaiser 3-in-1 investment is tinutulungan kanya na mabuild na yung 3 blocks para mabuild mo yung solid financial foundation mo. Kasi meron na itong healthcare, life insurance, at investment. So focus ka na na magbayad sa utang na meron ka at makapag-build ng emergency fund. Ang advantage pa ni Kaiser, no, yung Kaiser advantage is magkakaroon ka ng access to over 500 hospitals and clinics at meron din tayong 10,000 doctors na ka-affiliate po ni Kaiser.
Kasi ang kagandahan pa, may sarili ding medical center po si Kaiser. So may 10 medical center si Kaiser. Kung wala pa sa lugar ninyo, may nabanggit ko nga, may accredited na hospitals and clinic. So yung open pa lang, yung meron tayong Makati, Robinson Galera, EBSA Cavite, SMC Side Cebu, SM Santa Rosa, North EDSA, SM San Pablo, Robinson Manila, Mactan, SM City Cebu. Yan pa lang po yung open na Kaiser Medical Center. So there's more in the future. So kapag member ka ni IMG, napaka-transparent, magkakaroon ka ng Kaiser Portal. Once na na-approve yung policy mo, may ime-message, may ma-receive ka sa email mo ng access mo sa Kaiser Portal mo. Mayroon ka username at temporary password na pwede mong palitan. So, pagka-login mo, makikita mo yung ano yung plan na kuha mo, kailan yung due date, ilan na yung nabayaran mo, meron na dito yung view your payment history. Dito mo din ma-download yung Kaiser benefit card mo, saka yung contract, at yung magpapa-schedule ka, kung magpapa-schedule ka ng APE, meron din dito sa portal po natin. At kung magbabayad ka online, ito po yung mga pwedeng option o no? Payment option. May BDO bills, payment, Palawan, Eurocash, money remittance, bank deposit, or online bank transfer. Yung Kaiser long-term care is transferable upon death. Ibig sabihin, pag mamatay ka na plan holder na hindi inaasahan, marereceive nila yung insurance part, yung term life insurance kung natural death or kung accidental death naman, yung term life insurance saka yung accidental death benefit yung marereceive. Aside doon, pwedeng mailipat po yung policy nyo sa beneficiary, sa primary beneficiary nyo. Tapos antayin niya na lang yung maturity date at another pera na naman. May pera kang pwedeng ipamana sa pamilya mo or beneficiary aside sa life insurance na pwede nilang ma-receive. So ano ang plan na akma para sa akin at magkano naman? Ang tanong, ilang taon ka na ba? Kung pasok ka sa 10 years old to 40 years old na age bracket, yung pinakamababang plan na pwede mo makuha is 2,647 per month. Ito yung K45 at may mas mataas pa dyan. Kung yung edad mo naman ay nasa 41 to 50 years old na age bracket, yung pinakamabababang plan na pwede mo makuha is 3,529 pesos per month. Ito naman ay K60 plan. At kung yung edad mo naman ay pasok sa 51 years old to 60 years old age bracket, yung pinakamababang pwede mo na makuha is K75 plan. Ito ay 4,412 pesos per month. So hanggang 60 years old lang po yung pwedeng mag-avail ng Kaiser plan from 10 years old to 60 years old. Yung mode of payment, spot cash. Isang bagsakan na lang kung may pera ka, why not? At may yearly din tayo, semi-annual, quarterly, monthly, at fixed itong babayaran mo 7 years. And you can also pay advance payment na hindi mo na kailang antayin pa yung due date mo. Kung may pera ka na, go for it, magbayad ka in advance. Yun yung mga possible na pagpipilian mo when you pay. At kung hindi ka naman makabayad on time on the due date, hindi ka agad maglalapse po yung policy ninyo kasi meron po tayong 30 days na grace period. So kung sakaling yung due date mo is June 14, so meron ka pang 30 days, so you can pay until July 14. Pag lumampas na, ito na yung tinatawag nilang lapse. So paano na yun kung nag-lapse yung plan ko? Hindi ko na ba makukuha yung nabayad ko? Napunta na lang ba sa wala? Hindi. Meron tayong 2 years na pwede mong ma-reinstate po yung
policy ninyo. Bago ma-terminate po yung policy ninyo, bibigyan ka ng 2 years bago i-terminate. So, try to reinstate yung plan nyo as soon as you can within 2 years dapat para hindi po tapon yung binayad nyo. So, paano ba mag-apply? Ito yung link para mag-apply ng Kaiser plan or di kaya i-click nyo po yung link na makikita nyo dito sa video na ito sa details, no? Yung sa description ng video na ito makikita nyo para to know more about Kaiser 3-in-1 investment. So, you can also connect with me sa FB page sa FB ko, sa Anadel Pamitan Kalagi. And you can also follow me for more financial tips sa aking YouTube. At you can message me also sa aking FB, sa FB Messenger. Kung gusto nyong magabayan ko kayo, paano nyo ba i-fill out yung form in getting Kaiser plan. And you can also follow me sa TikTok po. Thank you for watching until the end. I hope nakatulong tong video na to. And huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. And share nyo na din sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan, katrabaho na maaaring makatulong itong plan na sa kanila para mapaghandaan po nila yung 3 major financial crisis na pwede nating maranasan. Yung pagkakasakit, yung pwede tayong kunin ng Diyos hindi inaasahan, or living tulong para mapaghandaan po natin. So thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye!